Brantinela ka talaga. Ikaw talaga. Hindi kaya ako Brantinela. Spoiled brat ka. Hindi ako spoiled brat. Ikaw talaga. Ay, teka nga. Ang dami mo kasing tanong. Ma, di ka pwedeng tanongin. Ayoko sumagot eh. Talaga. Ay, nako mga kabatang helmet. Ngayon nga po, yung resume ng Congress OVP Budget Hearing for 2025. Pero, yun nga lang, surprise, wala iye. Wala si Madam Star Duterte. Hindi natin alam kung anong dahilan, bakit hindi siya nag-appear. Pero kasi may mga lumabas na na video na nagpa-interview siya. Uh-oh. May part 1 yan, may part 2. Yeah. Oh, diba? Pero eto muna mga kabatang helmet, yung nangyari kanina sa Congress. And just to confirm, ComSec, no one from the office of the Vice President attended? Yes, Madam Chair, that's true. Okay. So, point of inquiry, Madam Chair. Yes, please proceed, Congressman. Yes. Madam Chair, so, ibig sabihin, wala po ni isa na dumating from the office of the Vice President para sumagot ng mga tanong ng ating mga colleagues, Madam Chair. That is correct. Madam Chair, kahapon kasi hindi na kami pinagtanong sa office of the office of the President. Tapos ngayon naman, wala naman yung office of the Vice President para tanungin namin, Madam Chair. So Madam Chair, hindi ko maintindihan kung bakit yung 2 highest position in the land natin ganito sa ating budget hearing sa Kongreso, no? Madam Chair, isang insulto sa mamamayang Pilipino at sa mga kinatawan dito sa loob ng Kongreso na hinalal ng mamamayan. Ano? Ang hiling natin makapagpaliwanag ng accountability at ang hiling natin ay maglinaw, no, ng mga... Kasi marami pa po tayong tanong kaugnay dito. She may not like our questions last hearing. Madam Chair, she may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the house, but Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here, no, para po ipagtanggol or malaman natin yung budget niya, Madam Chair. So yun lang, Madam Chair, as a manifestation. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, may I manifest also? Tong Erlin? Sorry, conference. Madam yes. Chair, pwede ba kami naman muna? Hindi naman sunod-sunod na sila na lang. Madam Chair, please. So, Madam Chair, so wala pa naman po tayo sa... Before you proceed, I'd like to remind our members for orderly proceedings, please wait to be acknowledged yes, before you pero... speak. So, ngayon, sa ngayon po, dahil nauna po si Kong Franz, paunahin na muna natin siya. So, conference, please proceed. And then I will recognize you after. Ikakasunod, madam eh. Medyo nauna lang po siya ng 1 second po. Di ba ang ating tradisyon, unang minority, pagkatas majority? Wala pa po tayo sa interpellation, Kongdante. Oo nga po, pero maski na sa manifestation, dapat ganun din. Nauna lang po siya, so yes po. Conference, please proceed. Thank you, Madam Chair. So, ang ibig sabihin nito ay kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second round, no, second time around na magpaliwanag sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, no, mabusisi yung budget. So ang ibig sabihin po nito ay binoboycott niya tayo. Pagboboycott ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoycott ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, ano to, no? Betrayal of her oath of office. Kahapon nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung power of the purse ng Kongreso. Alam niya na tayo po yung nag-allocate or nagba-budget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. So dahil pinapaubayan niya na sa atin ito na hindi niya man lang i-defend kasi ang laki-laki nung Madam Chair, yung budget for socio-economic program delivery, socio-economic projects and stakeholder,
ang ibig sabihin ba niyan, inaabandon na niya na yung pinaplano niya siguro na, na mga constituents niya, nabibigyan niya nitong mga programs na ito. So, Madam Chair, so ang problema dito, no, talagang Bratenella to the max, no, na ayaw na ngang matanong, no, umiiwas sa mga tanong, at eto pa, no, kapag gusto nating tanungin, hindi umaattend doon sa ano, no, kaya talagang Madam Chair, siguro later on, kung ano yung later on na lang po, Madam Chair, yung aking magiging pasya, no, dito sa magiging budget at recommendation sa budget ng OBP. So, pasensya na po, ang taong bayan, binoycott tayo ng Vice President. Salamat, Kong Franz. Kong Marcolera, you're now recognized. Salamat po, Madam Chair. Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang pangulo ngayon, ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari ng mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OBP budget for 2025 by question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. That was the template of an answer given by the Office of the Vice President. Madam Chair, napilitan po akong mag-raise ng parliamentary inquiry. I think I have earned this. If I survive my term up to next year, I would have survived also, or I would have completed 18 years in this institution. Madam Chair, tama po. During the previous hearing, wala pong nag-move to terminate the budget. That's number one po of the OBP. Number two po, the demeanor of the answers being given by the Vice President during the time, personally, it does not satisfy this representation. Thirdly, Madam Chair, the courtesy being given to the Office of the Vice President is afforded if she is present in today's hearing. How can you give that courtesy when Faki is absent in rin, mga batang helmet. Sinuspend, no, video ka part. Uh-huh. Tapos nag-resume sila ulit. Uh-huh. Nag-resume ulit. Pero wala talaga si Madam Sara Duterte. Pero naman din sa mga sinabi nila kong Rosas, kong Franz Castro. Ang dami, di ba, video ka part na mga nagsalita din. Si Congressman Kimbo, di ba? Mm-hmm. Asan nga ba? Ba't hindi nag-appear? Mm-hmm. Ano ba nangyari? Bakit naman dahil may taping kasi nung interview, kasi may part 1, may part 2, ba may part 3. Pero ito, panoorin nyo muna yung highlights ng part 1 and ng part 2. Hindi ako Bratenella o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Part 1 nga, sinabi nga niya na hindi ako Bertinella, hindi ako spoiled brat. At doon sa part 2, videographer, mga kabatang helmet, sinabi naman niya na ang ano daw ng bayan, videographer, ang pondo, tama ba? Mm-mm. Or ang budget ng Pilipinas ay hawak lang daw ng dalawang tao. Dalawa lang? May binanggit siya dyan ng mga pangalan. Dalawa lang yung binanggit siya. Dalawa pero lang. Ito lang ang aking ano, mga kabatang helmet eh. Bakit hindi nalang ipinaliwanag yan or sinabi yan ni Madam Sara Duterte, during the Congress hearing? Yun nga eh. During the budget hearing ng OVP. Appear bakit siya dun. Ha? Dapat dun siya umapir. Oo.
bakit kailangan daanin natin sa interview? Eto, analysation ko lang to ha. Bakit kailangan, okay lang naman magpa-interview mga kabatang helmet. Pero mas maganda kung umattend siya dito sa part 2 ng OVP budget hearing. Kasi budget niya to eh. Budget na opisina niya to. Diba? Na kailangan niya klaruhin, kailangan niya i-justify bakit kailangan siyang i-grant ng ganyang budget. Kasi galing nga yan sa tax natin eh. Yung mga pondo na yan, galing yan sa tax ng bayan. Pero eto lang, mas pinili pa niyang magpa-interview na lang. Dahil ba sa pag in-interview ka, isa lang naman yung host, isa lang yung nagtatanong. Yes! Ayaw niya ng panel. Pero ano yung ngayon, mga bata helmet, i-comment isanay na dyan. Isanay naman daw kasi siyang tanong. Asanay naman ba? Ah, eh baka ayaw nga niya ng panel. Ayaw ng ano? Ayaw. Ano yun? May defense. Nag-defense tayo ng thesis, diba? Pero anyway, highway, comment down below nyo ng mga bata helmet kung ano masasabi nyo sa no show. Comment down below nyo natin kung ano masasabi nyo hinggil dyan sa no-show ni Madam Sara Duterte. At ang ating comment of the day, ating comment of the day ay galing po kay Ada Batumbakal! Buong bayan, binasta si Sara. She did not appear, not even a representation on BHBC. O diba mga kabatang helmet, maraming salamat po sa comment ni Madam Ada Batumbakal, aka Sir Boogie de Vera. Kala ko Ada Batumbakal eh. Ada Batumbakal, pero ayun Batumbakal. Nga, mga kabatang helmet, diba? Ang ano ko lang naman dyan, kung totoo ba talaga, kung totoo ka sa gusto mong mangyari, i-justify mo, humarap ka. Bakit ayaw mong humarap, bakit ayaw mong sumagot, diba? Ano yung mga underlying... Ano niyan? Churba. Pero ayan nga mga bata helmet, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang join button at ang notification bell para lagi kayo updated sa at na makinayapalan namin ng video ka pa. Gusto stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa boy, nag-helmet din na bukay. Keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Nay, pinging baon. Nay! Nay, pinging baon!